Naranasan nyo ba na nagbamotor kayo, nasakit yung daliri nyo? Yung wrist, braso, balikat, saka leg, lalo na pag traffic. O kaya pag long ride, dire-diretso naman pero napapagod pa rin kayo. Ano rin nyo to, ang mga upgrades na ginawa natin na sa tingin natin mababawasan yung mga strain na yun. Okay? Okay, welcome back sa ating channel. Papasok tayo ngayon, sobrang late kasi medyo masama yung pakiramdam natin. Tirulog lang muna natin ulit. Hindi tayo pwede mag-leave or mag-SL kasi holiday kahapon. Nakakahiya. Kaya tinulog ko na lang muna. Kaso parang hindi naman nabawasan. Hihina pa rin tayo. Ganun pa din. Sana pumasok naman tayo ng maaga. Okay, top 5 upgrades na balak natin gawin at mga nagawa na natin. Okay, simulan natin sa number 5 ay yung handguard. Ito yung balak natin pagawa. Yung handguard kasi nakakatulong yan. Protection sa hangin, sa mga alikabok, o sa mga sanga, sakaling sisingit ka sa may gilid at may mga laman. Malaking bagay yung handguard. Saka sa hangin na malamig. Nasa Baguio ako dati, nung umakyat kami, nung may pupuntahan kaming malapit, nakalimutan ko yung gloves ko. Hindi ko nabalikan sa kwarto. E puta, pag hinahangin, tumatama sa kamay mo na walang gloves. Tainan, sobrang lamig. So, asakit yung mga daliri ko. Kaya yun. At saka minsan, pag nasa expressway ka, may sinusundan kang truck na may karga na parang buhangin. Pag hinahangin yun, tumatama sa'yo, masakit yun. Nasakit sa daliri yun. Lalo na pag wala kang gloves. Pero gloves okay lang naman. Pero isipin mo yung gano'ng kaliit yung buhangin or alikabok. Isipin mo kung maliit na bato yun. Kahit naka-gloves ka, mararamdaman mo yun. So maganda yung handguard. Maganda, malaking bagay din yun. Kaya pala ka rin magpakabit. Pero sinisiguro lang na muna natin, nag-research tayo. So gano'n din gawin nyo. Pag papakabit ka handguard, siguraduhin nyo na tugma dun sa motor natin. Tapos yung materials na ginamit ay matibay. Kasi kailangan yun, sturdy yun. Nakakatulong din kasi yun pag natumba yung motor mo. Hindi tatama yung mga levers mo. Hindi mababaloktot or mababali. The added protection yun. Okay? Okay, number 4. Ito hindi nyo isipin na connected to sa comfort pero malaking bagay ito. Para sa akin ha. Yung tank bag or top box. Kasi ano ba yung usual na gamit natin? Sabihin nyo, pwede naman mag-belt bag. Ayun nga, pwede naman talaga. Mas maganda ngayon kasi mas maliit, compact. Nakalagay niya sa bewang mo. Pag aalis ka sa motor mo, magamit mo, nandun na sa bewang mo. Eto kasi, bibit-bitin mo pa to. Kaya sa top box, bumuksan mo pa, kunin mo, magamit, dadalhin mo, diba? So, bibit-bit mo yun. Pero ano kasi doon, maliliit lang, limited lang kasi ang pwede mo ilagay doon. Hindi ka naman pwede magdala ng documents doon, mga importanteng documents. Diba? Kanimba, tools. Or kapote. Hindi pasok ang kapote doon, di ba? Kaya kung may top box ka, tsaka tank bag na medyo malaki, kasi yung mga gamit na yun. Or sa tank bag, hindi masyado, pero at least mas malaki ng konti. So, paano naging connected sa comfort yun? Siyempre, kung may documents ka, wala kang kapote, wala kang tank bag, wala kang ano. Malamang sa malamang, nakaano ka, backpack or nakabag. Pag malayo yung biyahe mo, ganun yung dala mo, makakapagod yun. Tsaka nakaka-stress yun sa balikat. Dagdag stress yun. So yun nga, kung saddle bag naman nasa gilid, ibabalance mo yun eh. Kabilaan kasi kung hindi balance, may effect yun sa balance sa motor, diba? So okay talaga yung top box kasi nasa gitna lang siya. Saka malaki talaga yung malalagay mo. Marami pala kasi malaki yung lagayan mo. Note, yung sa top box, make sure lang na tumba siya sa motor natin. Siyempre, siguraduhin natin na matibay yung top box bracket. Saka may speed rating yung top box ha. So, sundin lang natin yun. Itong gamit natin nasa 120 kilometers per hour lang. Pero tayo, malagpas tayo. Okay lang naman. Kasi ano yun eh, may wind drag yan. Okay, next. Number 3. Brake and clutch levers. Mas madali kung adjustable. Kasi na-adjust yung reach. Ergonomics pa rin to. Kasi pag traffic, tapos medyo malayo yung clutch mo tsaka yung brake mo, nakakapagod yun. Mas may effort, ibig sabihin, pag preno tsaka pag clutch. Pero kung adjustable, less effort, yung kasi abot na abot, customizable yung reach. Kaya mas okay, mas nakaka-less stress siya sa daliri, lalo na pag traffic, tsaka sa wrist. Kasi abot ka agad. So itong inibili natin, kakakapit natin kanina, galing siya sa Lazada, okay naman. Kaso yung pinakamababang settings nung sa clutch, medyo malayo pa rin ng konti. Pero mas malapit siya dun sa stop. Pero malayo pa rin siya sa taste ko. Pero okay na rin yun. Kasi mukhang matibay siya, just nabibend siya. Parang pag natumba siya, nabibend siya pataas, hindi siya mapapaloktot or mababalik sa impact. Kasi lumiligo siya.
So, ingat lang, panagkabit, siguraduhin tukma pa rin sa motor natin. Tapos, pagkakabit, siguraduhin nyo na nakakabit yung mga sensors maigi. Yung sa brake, yung sa clutch, may sensor yon. So, pag tinanggal nyo yung sa clutch, kailangan tanggalin nyo muna yung sensor kasi nakaharang yung sa loob. Hindi nyo mahihila yung clutch lever ng nakakabit yung sensor. Okay? Tsaka importante, testingin nyo maigi na gumagana siya bago nyo gamitin sa kalsada para mag-fail. At least, nasa control environment. Kung matala kayo sa kalsada walang dumadaan, pwede na yun. Anyway lang, tayo sa gilid. Uy, putik pala yun. Shit. Ganito tayo mga kasampa. Ito dito. Ayan, so yun nga, siguraduhin nyo lang na gumagana, working siya, gumagana yung sensor, lalo na yung preno, kasi hindi malalaman na sa likod kung pumapreno kayo, hindi. Okay, number 2, windshield. Laking bagay yan kasi nakakatulong yan sa ano, protection sa hangin, tsaka sa wind noise. Kasi di ba pag long ride, kagaya nung punta kami ng Baguio, wala pa akong windshield. Dire-diretso naman siya, tas high speed. Sabi ko, dapat relax lang, straight body o isang kamay lang, pero pagod pa rin ako. So nag-research ako, yun nga, nakakapagod yung hangin pag tumatama sa katawan kasi constant na nilalabanan mo yung hangin eh. Pinipilit mo na i-maintain yung posture mo tapos inahangin ka. So nakakapagod yung part na yun. Tapos wind noise, sabihin nyo, wind noise, wala namang kinalaman nyo sa wind noise yung windshield. Sabihin nyo, kagaya na itong windshield natin, yung tama na ng hangin ito ngayon, hindi na sa katawan, sa leg na lang tsaka sa helmet. Pero sana sabihin niyo na, paano mo sinabi na wind noise? Eh, tumatama pa rin naman sa helmet. Oo, tumatama pa rin. Hindi yun yung ibig sabihin. Ibig sabihin kasi pag tumama sa katawa mo yung hangin, kung hindi lahat ng hangin or karamihan ng hangin, aakit yon papunta sa ilalim ng helmet mo. So kahit na may chin guard ka, papasok pa rin yung pagpaakit yung hangin. So yun yung sinasabi ko na nakabawas sa wind noise. Malaking bagay yun. Naranasan ko yan nung naka-windshield na tayo. Hindi na umaakit yung hangin. Ang tama na lang sa harapan na lang talaga ng helmet at sa balikat. So yun, pero kung bibili kayo, syempre, research din, natugma sa motor natin, siguraduhin nyo na yung height, kung ano yung bagay sa inyo. Saka sana, kung pwede, yung hindi na haharangan yung vision natin. Kasi yun yung pinaka-importanteng factor sa pagmamotor, yung vision natin. Mas importante para yun sa skills. Syempre, kung may skills ka nga, hindi ka naman nakakita. Diba? So yun, number 1, dalawang beses mahigit mo na napapanood. Hindi ka mag-subscribe, mag-subscribe ka na, okay? Kung okay, kung first time mo, welcome sa ating channel, reviews ni Doming, ride, okay? Mga wala ka kwentang-kwentang topic natin. Okay, number 1, yung handlebar riser. Sobrang sulit niya. Sa ergonomics, upright ka masyado. Sobrang okay. Ang ganda nung nalulod niya. Mababawasan yung pagod sa wrist, siko, balikat, traso, likod, leg. Laking bagay nito. Napakaganda niya. Napakasulit niya. Sa presyo niya. Pero sigurado lang natin na siyempre tugma pa rin sa motor natin, yung bibili natin. May mga handlebar riser na hindi pwede kay Doming. Mas consider din natin kung yung ilan yung dadagdag natin na height. Sa atin 1 inch. Sa 1 inch wala tayong binago sa mga cables o sa mga brake hose. Pasok pa rin. Pero kung mas mataas lalagay nyo, siguraduhin nyo lang na pasok pa rin or magpalit na kayo ng cables doon sa height na gusto nyo. Laking bagay siya. Nakaka-relax. Pagkasakay mo palang pagka, di ba, pagkakabit. Itetest mo siya. Sobrang okay. Ramdam na ramdam mo kaagad. Yung ano, yung pagbabago niya. Yung comfort na nadagdag. Ang sarap ng handlebar riser. Relax na relax. Ganda. Natuwa ako. Nakakatulong din siya sa ano, mas madali sa iliko. Kasi nga, less weight ka na sa handlebars. Mas upright ka na. So, mas madali sa iliko. Kung nasa siksikan, sa slow speed, mas madali na. Okay, so ingat lang dahil nakakabit sa manubela natin yan. So malaki epekto niya sa handling kung hindi quality yung makukuha natin. Or kung masira ka agad, delikado, di ba? So siguraduhin nyo lang na ano, okay yung bibiliin yung item. Galing sa kilala or bilhin nyo na lang yung mga makilala nyo na meron na. Or bigay ko yung link ng bilhin natin. Ilagay sa description, lahat ng nabanggit natin, isama natin, ilalagay sa description, pati yung presyo. Tsaka yung link kung meron pa. Okay, so yun ang number 1 natin. Tapos meron tayong bonus tip na isa. Pakita ko sandali lang, paliko eh. Nakakabit din siya sa manubela. Sobrang laking tulong niya, pero parang wala lang. Kasi parang 50 pesos lang bili ko rito dati.
Teka lang. Yung ano sa throttle, yung hirap explain kung ang tawag dun. Sa throttle, teka lang. Pagka diretso, pakita ko. Hindi ako makabit ako sa novela eh. Medyo siksikan eh. Saka meron sa likod natin. Baka pag mag-slow down tayo, bunggayin tayo nyo. Ah, wala na sa likod. Ito oh. Kita nyo ba? Ito. Yung parang sa nakikita ko sa mga tricycle. Ang laking bagay niya. Kasi binili ko to dati para sa Keyway. Dati pa, matagal na. Eh, hindi ko siya naikabit. Nakita ko lang siya rito nakaraan. Tinry ko kay Doming. Sobrang sulit. Kasi masakit na rin yung wrist natin minsan pag matagal. Nakapabad sa throttle. Nakatwist. Nangawit na rin. So nakita ko to. Ang laking bagay niya kasi hindi ka na masyado magpipiga. Kasi minsan pagka bibilisan mo, di ba? Parang medyo gigil ka sa throttle. Napapapiga ka na matindi. Ito hindi. Pag ito-throttle mo siya ng malakas. Ay, ito-todo mo yung throttle. Bali yung palad mo lang tatama. Pwede ka mag-throttle ng ano. Palad lang. Nang hindi na nakakapit yung mga daliri mo. Okay siya. Amaya, pag sa maliwanag, hindi lim dito eh. Pakita ko sana yung throttle hand ko. Kaya tingnan nyo, naka-throttle ako. Tingnan nyo yung kamay ko. Naka-diretso lang. Kaya, relax na relax. So, okay yun. So, ayan yung bonus natin. Bonus upgrade. Hindi kasama sa top 5. Okay. Thank you na matindi sa inyong suporta. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye you.